Noong noon, maraming nabibili ang 1,000 piso ni Angeline. Mga sabon, tapos nakakabili pa ako ng bigas, ulam. Tapos ngayon talagang wala na po. Ngayon, ang 1,500 pesos niyang dala, kailangan ng tipirin. Sa 4 pirasong sibuyas pa lamang na panggisa kasi, 20 pesos na agad ang gastos niya. Dahil lingguhan ang sweldo nilang mag-asawa, meron lamang silang mahigit 4,000 pisong budget kada linggo. Pag binawas dyan ang gastos ng mga anak para sa face-to-face classes, ang baon nilang 50 pesos kada araw at 250 pesos kada linggo. At ang pagkain at gatas na abot 1,850 pesos, halos 2,000 piso na lamang ang natitira na pagkakasahin pa nila para sa ibang gastusin. Wala na po talaga. Mapapamura na lang po talaga. Hindi mo naman masisi ang mga nagtitinda na gumagastos para sa mahal na transportasyon at bayad sa kargador. Ay, nakakakain po kami sa labas. Bibili po namin yung needs po namin mag-asawa. Tapos ngayon po kasi sa bata na lang po napupunta. Ayon sa Partido Manggagawa, ang dating nabibili ng 570 peso minimum wage natatapyasan ng 76 pesos. Katumbas na rin yan ng 2 kilo ng regular milled rice. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, nasa 87 centavos na lang ang purchasing power o kayang bilhin ng piso. Kaya sabi ng Partido Manggagawa, nais silang magkaroon ng 100 pesos na across-the-board wage increase. Kain ang kailangan. Kailangan din daw ibaba ang presyo ng kuryente nang pumasok ang investor sa Pilipinas. At dapat din daw ituloy ng gobyerno ang pagbibigay ng ayuda sa agri at labor sectors hanggang hindi mababa sa 4% ng inflation rate. Pababain at maging abot-kaya ang presyo ng bigas, asukal, mga sardinas, galonggong, basic goods and commodities, at some cash assistance from government.